Yang Aros, good morning. Bali, today is February 25, araw po ng Biyernes. Ay, pagpapatuloy po natin yung project natin sa may Mia Tanaw sa day 26 po. Bali, yung owner natin, hindi inaasahan tumirik. Naubusan na naman ng gasolina. Eh, papaschedule ko na talaga to para malagyan ng fuel gauge. Yun nga lang, ilang araw may iwan sa akin to, siguro dalawa hanggang tatlong araw. Pagka dinala ko to sa pagawaan. Buti malapit na lang po yung ano, yung location ng site ng ginagawa namin. Manghira muna ako ng motor sa tropa. Papagasan natin to. Kailan lang ako nang nagpagas eh? Naalala ko nung ano. Kailan ba yun? Nung kumain kami ni Joy sa may Robinson. Kasama yung mga bata. Ilang araw pa lang, ubos na. Siguro, try ko ipa-full tank to ngayon. Okay mga karawa, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Ngayong araw po ng Biyernes and enjoy watching po. Okay karawa, dito na po tayo. Yan, magandang umaga at magandang araw. Ayun. Yan bali, ngayon ipagpapatuloy pa rin po yung pag-install ng tile sa mga poste, plastering, sa outside wall. Tsaka yung tiles installation po sa mga cladding. Yan po yung assignment pa rin natin ngayon. Ayan, nandito po si Master Jojo, nagle-layout na. Ayan, good morning Master Jojo. Good morning. Ayan, ayan si JR. Galmosal, good morning. Good morning. Ayan, Gi, good morning Gi. Good morning. Good morning mga karoff. Aba, wala nga over ah. Ano ba yan? Kape para sa hangover o ano? Almosal? Tangan lang, kontra sa sikmura lang. Ayan, ayan ah. Almasal muna sila rito. Tapos yung regarding nga pala karo sa mga moldura, yung pina-order natin sa All Homes, no, sa All Homes ngayon. So kahapon pala, kahapon ngayon na nakako naman sila na ilang araw lang, pero yun ya, pwede naman pong pending yon, hindi naman kailangan na nandito na kagad yon. So in order kagad lang natin para pagka kinakailangan na makuha natin, ma-pick up po natin doon. Tapos sa plastering karohos, dito na ho kami. Ayan. Ayan si Pangski pa rin yung ano po niyan, magpa-plastering po dyan. Siyempre, alam natin na may nakatira na rito. Yan, nagpaalam naman po yung tropa na. Pero mamaya, pag nakita natin may-ari, magpapaalam pa rin tayo. Tapos sa kahapon, dito, yung plastering namin dito kahapon, halos okay na rin. Ayan dyan, halos okay na rin. Bali yung sa taas naman po dyan ay makikita nyo may mga uka. Gawa po yan ng poste. Tapos dahil naasintadahan niya natin ang CHB laying yan, yan may hollow blocks po yan sa taas. Buhos na lang po yan yung mga uka dyan ng poste. So uhulmahan po yan, popormahan, tapos bubuhusan. Tapos tingnan natin to, kung mapipinturahan na natin to. So dapat dito mga kahit dalawang araw para wala na po siyang ano, tubig. Kasi minsan yung mga karos, kaya kinukuring din natin yan, parang tuyong tuyo. Hindi masayang yung pang waterproofing natin. Yan, yan po yung assignment namin ngayong day 26 po. So day 26 na po tayo rito. Yan. Iiwan ko muna yung tropa. Bali, nanghiram muna ako sa ng motor, isa sa kanila. Yan, pagasan muna natin yung owner. Tapos dadalhin po natin siya sa gasoline station after lang. So tara. Yan, let's go. Nabusa ka na naman? Oo. Diyan lang, nasa Lumina lang naman. Yan Karosa, dito na po tayo. Yan, kila Master Batangol lang ito binibili. Yan mamay, sasoli ko yung bote. Yan, 2 litro lang to. Mahal na naman kasi. Yan nga, mahal ng gas ngayon eh, no? Mahal! Lalo na sa kilalang ano, pre. Lalo na! Kilalang gasoline station. Makakabuti ng 80 ang atin. Tara na po tayong gas dito. Yan, balik na po tayo sa site. Tara! Yan, dito na po tayo. Yan, mag-umpisa na po sila rito. Halo ng adhesive, tsaka nung pampalitada po. Yan ah.
Okay, pag-asa na po natin yung ano, yung owner. Yan, paanda rin natin para may magamit-gamit tayo. Buti na lang hindi ganun kalayo yung kung saan siya tumirik. Buti malapit lang. Dito na tayo. Siguro baka ipapa-check up ko to mamaya kung available dun sa pagawaan. Yan, naubusan ng gasolina. Yan, okay na po uli siya. May gasolina na. So tara, pagas muna tayo dun sa pinakamalapit dito na ano, gasoline station. Let's go. Yan, dito na tayo sa gasoline station. Nakita ko dun sa paskil nila, 63 pesos yung gasolina. So hindi na ako pumunta dun sa Shell or sa Petron. Masyadong mahal. Dito pa nga lang, 63 pesos na. Ano pa kaya dun? Pagasan muna natin to. Yan, okay na po tayo dito sa gasoline station. Bali, kanina, bumili tayo ng 2 litro. Tapos, nagpagas tayo ng 11 liters. Bali, yung laman nitong fuel tank natin, total of 13 liters. Balita ako sa mekaniko nito. Yung 1 litro daw nito, ang tinatakbo po daw mga nasa 6 to 7 kilometers sa 1 litro. Kasi nasa 4K po yung carburetor po kasi nitong ano natin, 5K engine. So nagpa-convert kasi ako ng 4K noon. So yun nga, sa haba rin pala ng biyahe natin, ginagawa ko, tinatansya ko na lang din. Yung halimbawa, lagi tayo may biyahe, kapag tinotal mo yung mga biyahe natin, kahit papunta lang dito sa Olos, dito sa gasoline station, ilang kilometro na rin yun. So ayun nga, tingnan na lang natin kung kailan ko ito mapapalagyan ng fuel gauge. So importante pala talaga yun. So sa ngayon talaga hindi pa kasi araw-araw ginagamit to. Makakuha lang ako ng timing. Papalagyan natin ito. Subukan ko dumaan dito sa ano, sa talyer doon kila Tatay Sinon at JJ. Pacheck natin yung carburetor, baka barado na. Kaya malakas na siya umubos ng gas. Kasi nagtataka ako nung ano pa lang, nung linggo lang ako nagpakarga ng gasolina. Friday pa lang ngayon, halos ubos na. Tara, let's go. Yan, karawas dito na po tayo sa shop ni JJ tsaka ni Tatay Sinon. Papacheck up po natin yung ano, yung owner. Bali, okay na po tayo sa auto shop nila JJ tsaka nila Tay Sinon. Yan, maraming salamat sa kanila mag-ama. Yan, pina-check up lang natin tong owner. Wala naman masyadong ginalaw po rito. Bali, check up alignment lang ng konti. Tapos okay na uli siya. Tapos binabahan lang ng ano, ng minor, no, para medyo tumipit-tipid ng konti sa gasolina. Yan. So bali, Karos, tara, balik na po tayo sa site. Tara, let's go. Lakas ng hangin. Yan. Dito na po tayo, Karo House ulit. Tiles installation pa rin. Bali, sa harapan at sa poste ng bahay, sa cladding. Tapos kahapon nga pala, na-explain namin yung about sa pagputol ng tiles. 45 angle no, sa kanto nito. And dito si Superstar JR, pinagpapatuloy niya na po ito. Ayan, pinagpapatuloy niya na yung tiles installation dito. Kaya unti na lang, matatapos na. Tapos ito ang matagal, syempre yung sa mga poste. Tapos si Pangski rito, napalaban na po ng palitada. Yan na.
Kantorin ka sa doon? Ha? Kantorin sa taas? Oo, para maganda. Kung kaya mo. Pag hindi, ikay superstar JR na. Yang ang yung pader nung kapitbahay, alam mo na to, kailangan malinis. Oh, yung parang wala nangyari. Time check tayo, merienda na po ngayong alas 10 ng umaga. At ito na po yung mga na-install na ng tiles. Tapos dito, nag-install na si Master Jojo ng 45. Ayan o. So ito yung kagandahan dito pag naka 45. Ay hindi nyo makikita to. Yan, di ba? Hindi nyo nakikita to. So makikita nyo lang yung kanto dito sa gilid at saka dito sa harapan. Yan, naka 45 siya. Yan ang kagandahan po dyan. So tuloy-tuloy lang po ito, Karo House. Tapos dito si Superstar JR. Halos tapos na rin po ito. So hindi pa po tapos to, magkakaroon po ng ano dyan, ng window casing po dyan sa gilid. Tapos sa pataas po, sa pagitan po ng blackout ng window casing, ipagpapatuloy yung pag-install nitong tiles. Yan pataas. So napaka-less sa maintenance to, Karo House. Kapag may nakatira na rito, madumihan man siya, punas lang. Tapos naglagay tayo ng gap sa bawat tiles. Ayan o, may gap po siya. So sa 60x60, naglagay kami ng gap na ano, yung tip ng ano, ng blind rivet. Just in case na may mabasag dito, hindi po maapektuhan yung ibang tiles kasi hindi naman po siya dikit-dikit. Yan. Yan mga karos, bago magtanghali. Dito pala si Ogi, tuloy-tuloy lang yung pagka-cut niya ng 45 angle para doon sa mga poste. Tapos itong bago maghapon, malalaman natin kung magkukulang po ba yung para dito. Yan, pinagpapatuloy niya lang yan. Tapos doon sa wall niya pala, sa exterior, tsaka rito, dito meron pa palang may tiles to. Ang pa-install lang po ng client owner ng tiles to. Siguro yung gagamitin po doon sa exterior ng wall cladding, baka yan po yung gamitin dito. Tapos yung wall accent po na binili natin na deco stone, back to back po to, itong part na to. So sa likod nito tsaka rito sa may loob, yan meron siya. Tapos yung update naman po rito, ayan na. Yan, malinis din pala tong trumabaho ng palitada, lalo siguro kapag lagi niya nang ginagawa to. Ayan, tingnan nyo. Ano pa lang po yan? Rough plastering. Yan na po yung pinaka-finish nyan. Rough plastering. Tapos isasama ko po ito sa pag-waterproof. Kapag after 2 days, yung curing nya, okay na po yan. Turo ni Superstar yan. Turo ni ni Superstar? Yan ka Rosa, dito na po tayo sa bahay, pananghalian na po. Yan na si Chanel. Hi Chanel. Hi Chanel. Napakadaldal na po ni Chanel. Malapit na po siya mag 3 years old na. Happy year. Happy birthday Chanel. Ano sa si Skippy, bago to That's Bibi. So yan po yung ulam natin today, Karo. Sa yan, may sabaw tayo. Tapos sa kahapon nagluto si Mrs. ng paksiyo. Ng paksiyo. Tapos inano niya po. Andal-dal. Tapos sa primito niya po. Ayan. Yan, kain po tayo, Karo House. Ayan, let's eat po. Yan, after break time po natin, Karo House. Magtrabaho na po tayo. Yan, dito nga pala yung tropa. Tinulungan akong yung mga deco stone, nilagay na po doon sa owner. Ito yung mga deco stone natin. Yan na, mag-umpisa na po yata si Master Jojo na mag-install nito. Okay, si JR. Baka si JR. Hindi si Master Jojo, si JR. And thank you, Ang. Yes, sila. Tara. Let's go doon sa site. Tara. Yan, dito na po tayo. Yan na.
Yan, Karawa House, bali pinagpapatuloy uli yung ano sa mga poste. Yan yung kay Master Jojo. Tapos halos okay na po yung kay JR dito. Sa cladding ng harapan ng bahay, gamit po yung 60x60 na semi-granite. Tapos okay na rin po yun nandito sa may gilid. Yan, sa may meter base. Kung ano po yung ginamit na sa ano, sa mga cladding doon sa may harap. Yan din dito sa gilid. Tapos si Superstar JR yung magkakabit nitong natural deco stone natin. Ito po yung nabili namin dito sa may Vista Mall, sa may All Homes. Yan po siya. Bali, may sukat po ito na 15 cm, no? 15 cm by 60 cm. So, na-layout na po ni JR to dito. Siyempre, medyo kumapal po yung poste natin dito sa magkabila. Ang pagtatabas po nito sa gilid para rito sa side, tapos yung isang deco stone naman dito sa gilid para makuha natin yung siroho niya. So bali, ang pinakaano nito, layout, gitna, pero wala nang siroho, tatabasan na lang po yung magkabilang gilid ng tiles para sakto at saka magkasya. Tapos dito, kapag in-install po namin yan, ang gagawin namin ay alternate po namin para ano po siya tingnan. So, pantay po siya tingnan niya, alternate. So hindi na po kakasya dito yan kasi 90 cm po ito ang kinalabasan nito. Alternate na lang. Ito 60. Yan. Tapos may siroho kada gilid. Kadalasan sa ganito karoos ano po ito, kapag ka na-install na, bago matapos po yung finishing dito sa buong bahay, sa exterior, pinapahiram po ito ng emulsion. Pero sa according sa client owner, mas gusto niya itong natural, no? Ang ganda po kasi nito sa personal, kung makikita niyo ito sa personal, maganda ito. Kaya kapag ka in-install ito, dapat hindi masyadong madumi. Hindi ka madudumihan. Jay, huwag masyadong dumihan, Jay. Ah. Opo, sige. Thank you. Salamat. Ayan dito si Ogie, tuloy-tuloy lang yung pagtatabas ng tiles na ginagamit ni Master Jojo sa mga poste. Tapos dito naman po nagpapalitada si Pansky. Lang, may ano ka dyan lang ah. Ay, bubong ka dyan ah. Yun yan lang, pag nalaglag yan. Matibay ba yan? Ah, matibay nga. Nalangin na, si Superstar ay malaglag daw. Tapos dito Karos, ano yan, ang ginagawa niya dyan ano, kiss-kiss pahid lang. Wala pong layout dyan kasi may plano nga pong pa-installan ng tiles yan. Itong part na to pababa. Yung aso. Eh, dali. Aso. Oh, wow. Ano, mukhang pumapayat ka na. No. Papayat ni aso na to. Wala yatang permanenteng address tong aso eh. Saan ko na nakikita ito eh. Na, wawa naman oh. No. Payat siya oh. Yeah, sige na, sige na. Yun oh. Mag-umpisa na po si JR mag-ano nito, mag-install. Ay, syempre, binabasa rin po yung ano niyan, yung plastering. Binabasa rin po bago i-install. Tapos sa Karoo House, bago sa inyo to, na makikita nyo kami mag-install nito. So, ang ginagamit lang din dito, Karoo House, ano, pure adhesive lang din. Ayun, nahalo ni JR. Yan din po yung gagamitin natin na pang-install dito. Tapos sa Karoos, medyo maselan din pala itong putulin, no? Kaya bumili rin kami ng magandang bala ng grinder para dito. Ano ko kasi ito eh, parang dinikit lang siya rito sa gilid, oh. Sa likod. Ayan. May tendency po kapag hindi maganda yung pagkakaputol, mabaklas po siya. Ayan na, nag-umpisa na po si JR dyan.
Yan, ito yung update nito ngayong oras, no? Yan, bali, ito po yung update ngayong oras na ano, mag-alas 4. Yan po yung accent wall, no? Dito sa may exterior. Bali, back to back po yan. Bali, kung ano po yung sa likod, ganyan din po yung install. Tapos dyan sa part na yan, or dito, ganyan din po yung ilalagay rito. Unahin lang po natin yung sidings ng pagkaka-install dito. Tsaka rito, pwede na pong umpisahan po yun. Napag-install ng ating deco stone. Tapos kung ano po yung ginawa ni Pangs King palitada rito, siya rin dito. Yan Karos, bago po tayo mag-install ng kahit anong klase ng tiles sa hollow blocks, kailangan yung hollow blocks po, yung asintada, kailangan nakapalitada palagi. Kaya makikita nyo rito, nakapalitada po siya. Pasukin natin itong loob. Yan po yung height level. Kung halimbawa ako yung nakatayo rito, yan, matatanaw ko po ito. Yan po yung camera height level po nito. Tapos may moldura na lang po yan dito sa ibabaw. Tapos grills na. Yung grills, mga ilang ano na lang po to, baka mga isang linggo mahigit na lang po, babaklasin na po to mga tukod. Pero mag-iiwan po tayo ng tukod sa gitna. Yan, in-schedule namin to ng 20 days, 21 days mahigit. Yan, 21 days. Yan. Malapit na po nga pag natanggal na po to. Yan, marami na po nga trabaho na papasok dito. Yung plastering, after ng plastering, pwede nang mag wiring saka kisame. After wiring, kisame. Yan, pwede na tayo mag-install po ng ano, ng tiles. Yan po yung pwedeng mga pumasok po dito. Tapos dito, pwede na po nating install lang po ng mga balangkas o ng metal trusses. So sa bilang po namin dito, sa bilang namin, saktong-sakto lang naman po. Saktong-sakto lang. Kahit pa paano, lagi may ginagawa yung ano, yung mga tao araw-araw. Saktong-sakto lang yung bilang. Tapos sa bukas, dito sa wall na to, yung napalitadahan ng mga nakarang araw, pwedeng-pwede na po nating applyin to ng waterproofing, flexiband. So paabutin natin ang dalawang mano po itong sides na to. Tsaka rito, kakapalitada lang po kahapon, bukas. Tapos sa makalawa, pwede na rin po nating applyan ng waterproofing ng flexiband. So kada po may natatapos tayo, meron po tayong magagawa. So kung may mababakante man sa tropa, yan, pwede po nating ano, pwede po nating i-ano rito, i-assign po kahit sa pagwa-waterproofing po nito. Tapos dito naman po mga karo sa may harapan ng bahay, yan, marami rin pong marami pa pong gagawin dito. Yung sa mga corona po ng poste, pag-install po ng mga moldura or window casing dito sa cladding. Tapos yung pagsiset ng mga balangkas, na napakadami pang gagawin dito. Kaya yung pagmamaximize lang po ng mga tao, according po dun sa assignment namin araw-araw, ay halos sakto lang po ito. Sakto-sakto lang. Tapos conforme naman po yun dun sa forma natin, kung ano yung diskarte na gagawin namin araw-araw, para ma-maximize po yung mga tao. Tapos yung tungkol sa mga demolition, hindi muna natin gagawin hanggat hindi natatapos yung pinaka-curing time na ibinigay natin dito sa slab. Tapos meron pa kami dyan yung bubong.
And lalagyan namin ng ano yan, ng heat insulation yung sa taas, gamit po yung mga hard deflex or shera boards. Yan, yan po yung mga marami pa pong gagawin dyan. Yan, nagkakaroon na po ng forma yung harapan ng bahay pa unti-unti. Lalo na kapag may grills na, gate, tsaka mga corona, tsaka yung moldura, yung mga poster, tsaka yung cladding. And lalabas na yung disenyo niya. Lalo na kapag nagkaroon na ng polycarbonate. Tsaka yung bubong po dun sa harapan ng bahay. Kitang-kita na siya. Kitang-kita na, tanaw na tanaw pa. Diba? Tapos yung wall accent natin dito sa may harapan po ng bahay, hanggang dito na lang po muna. Kailangan mauna muna yung sidings uli, yung pinapaliwag na namin. Yung pinapaliwanag namin dito, kailangan naka-sidings muna bago po ituloy natin to. So, bali ginawa namin dito, tinapos lang po yung sidings ng mga poste. After nun, saka po namin to ini-install. So, lumipat na po rito si JR. Dito naman po siya. Sidings ng poste. Mga naka 45 angle mga sidings natin. Okay, bali mag-update na po tayo ngayong araw po ng Biyernes. Akala ko ang Sabado ngayon. Niready ko pa naman yung logbook ko. Okay, tuwa-tuwa sana si Pangske. Biyernes pa lang pala ngayon. Ayan, yung ano nga pala ngayon, araw is Friday. Friday pa lang, Biyernes. Tapos dito, nabanggit natin na hanggang dun na lang, pero tinapos na po nila Master Jojo tsaka ni JR. Para hindi na bungi, no? Yan, tapos na po siya rito. Yan, napakaganda na po tingnan, no? Diba? Ganda tingnan. Tapos bukas, ipagpapatuloy lang yung mga sidings ng poste. Kagaya rito, naumpisahan na po. At saka rito, bukas, pagpapatuloy na to. Mga sidings. Pag okay na po yan, yung ginawa po ni JR ngayon dito sa cladding, gagawin na rin po doon sa kabila, sa kabilang part. Si Pangski rito sa mga palitada, magpapatuloy niya po yung palitada yan. Pwede na makapag-umpisa rin dito kapag natuyo na to. Yan, bali nakikita natin yung progress, no? Yung progress ng harapan, tapos step by step. So yun nga, after ng pagpaposte, CHB laying, kung meron pong kumagpapatiles, na kailangan nakapalitada muna. So yung mga nangyari rito sa harapan ng bahay, yun, mangyayari rin dito step by step. So kapag may plastering na po ito lahat, mga wall plastering, isa-isa na pong papasok yung mga trabaho po dyan na naka-assign. Bale, ito po yung update namin ngayong araw po ng Biyernes. Yan, yung araw ng Biyernes. Araw ng Bali pa rin ba to? Bali ni Thanksgiving. Araw-araw Bali ang Bali uli, Friday. Ano na bukas? Awa ka naman. Bali. Ito rin, naasar ka tuloy ang araw-araw ba namin bali? Bali lang ang bali. Ayan, yan po yung mga naganap ngayong araw po ng Biyernes. Diba? Linis na lang po tayo rito. Diba? Yan, uyan na po tayo mga karawas. Salamat, Jay. Ang. Yeah. Sa Jojo. Yeah, bukas na lang ulit. Yeah, Jay. Yeah. Ayan, bali mga karos, natapos na naman po yung araw natin. Ngayong araw po ng Biyernes.
bago ko po pala tapusin tong vlog natin ngayong araw, shoutout po kay Sir Michael Gonzalez from Pasig City. Shoutout and ingat po palagi. Shoutout na nga rin po pala kay Sir John Emmanuel Ibora from Los Baños, Laguna. Shoutout, ingat po palagi. At saka shoutout na rin kay Sir Fernan Morales. Yan, shoutout po, ingat po palagi. So paano po mga Karaw House, kita-kita po tayo bukas sa susunod na video. Ingat po tayong lahat and God bless po.